Magandang hapon mga bata. Ako nga pala si Jasmine M. Baez, ang inyong guro sa Araling Panipunan 9, Economics, Grade 9. Ang ating mga layunin sa araw na ito ay nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan. Napahahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan. At panghuli, nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya bilang sagot sa kakapusan. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa alokasyon. Pero bago natin simulan ang lesyon sa hapon na ito, mayroon muna akong ipapakita isang video. Makinig at unawain ito. Mabuhay! Kamusta ka? Tara, may bago na naman akong ibabahagi. Alam mo ba ang salitang alokasyon? Nabatid mo ba na walang hanggan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao? Ngunit tayo lamang ay merong limitadong pinagkukunang yaman? Dahil dyan, kailangan natin ng alokasyon. Ang alokasyon ay isang paraan upang maayos na maipamahagi at magamit ang lahat ng pinagkukunang yaman ng isang bansa. Dahil dyan, meron tayong tinatawag na sistemang pang-ekonomiya. Alam mo ba yun? Ito ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari, paglinang at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko. Maalala na ang sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Ang una, ano-ano ang produkto at serbisyo ang gagawin? Ang pangalawa naman ay papaano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Ikatlo, para kanino ang gagawing produkto at serbisyo? At ang panghuli, gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Tara, pag-aralan na natin ang alokasyon sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Una na ang tradisyonal na ekonomiya. Ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. Ang tanong na ano ang lilikaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain at iba pa.
Pamilyar ka ba sa tribong ito? Ito ay ang Yanomami tribe na matatagpuan sa Brazil. Akala mo siguro wala ng tradisyonal na ekonomiya. Ngunit dahil sa tribo na kagaya nila, hanggang ngayon ay isasagawa pa rin ang tradisyonal na ekonomiya. Ang ikalawa ay ang market economy. Sa sistemang ito, ang mga salik ng produksyon ay pagmamay-ari ng mga pribadong tao o individual. Sila ang lumikha ng mga produkto at serbisyo na nakabatay sa mga kagustuhan at pangangailangan ng tao. Ang kasunduan, sa pagitan ng mamimili at nagbibili ang nagtatakda ng presyo sa pamilihan. Tulad na lamang ng larawang ito. Ito ay isang halimbawa ng market economy. Upang madagdagan pa ang iyong kaalaman tungkol sa market economy, basahin ang sumusunod. Ang ikatlo ay ang command economy. Ang sistemang ipinag-uutos ay kabaligtaran ng pamilihan. Ito ay walang pribadong pagmamay-ari. Ang mga salik ng produksyon ay hawak mismo ng pamahalaan. Sapagkat ang pamahalaan ang nagdidikta sa pamilihan kung ano-anong produkto at serbisyo ang dapat ipagbili at ito rin ang nagtatakda ng presyo. Isang halimbawa ay ang North Korea. Alam naman natin kung gaano kahigpit ang pamahalaan na meron ang bansang ito. Kaya naman, ang pamahalaan mismo ang nagdidikta ng presyo, pati na rin ang mga produkto na gagawin ng mga producers. At upang lumalim pa ang iyong kaalaman tungkol sa command economy, basahin mo lamang ang mga sumusunod. At ang panghuli ay ang mixed economy. Ito ay pinaghalong sistema ng market at command economy. Hinahayaan ang malayang pagkilos ng pamilihan, subalit maaaring manghimasok ang pamahalaan sa presyo at kaligtasan ng mga mamimili. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mixed economy, basahin mo lamang ang mga sumusunod. Mukhang naparami yata ang ating talakayan ngayong araw. Meron ka bang katanungan? Kung wala, hanggang dito na lang. Paalam! Ano nga ba ang alokasyon?
Isang katotohanan na dapat nating tanggapin na walang hanggan ang kagustuhan at pangangailangan ng tao sa harap ng katapusan ng mga pinagkukunang yaman. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ngayon ang economics. Ang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo ay tinatawag na alokasyon. Kailangang isalang-alang natin ang paggamit at paglinang ng lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa upang makamit ng tao ang pinakamataas na antas ng kasiyahan at pakinabang mula rito. Nararapat na ito ay bigyang pansin dahil sa katotohanan ng may katapusan ang mga pinagkukunang yaman. Kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan, ngangailangan at kagustuhan. Itinuturing na pangunahing suliraning pangkabuhayan ang kakapusan. Sa katunayan, pinag-aralan ng economics dahil may kakapusan ang karamihan sa mga pinagkukunang yaman. Sabi nga ni John Watson Hoe, "There isn't enough to go around." Ito ang kasabihang sumasalamin sa suliranin ng kakapusan. Ito rin ay naglalahad ng katotohanang limitado ang mga pinagkukunang yaman kung kaya't kailangan gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang mga ito at upang matugunan ang nagtutunggaling pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo ay tinatawag na alokasyon. Ang alokasyon ay isang paraan upang maayos na maipamahagi at magamit ang lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa. Ito rin ang paraan upang ang lipunan ay magkaagapay sa suliraning dulot ng kakapusan. Kailangang isalang-alang ang paggamit at paglinang ng lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa upang makamit ng tao ang pinakamataas na antas ng kasiyahan at pakinabangan mula rito. Nararapat itong bigyang pansin dahil sa katotohanang may kakapusan ang mga pinagkukunang yaman. Ang mapanagutang paggamit ito ang titiyak na may magagamit pang pinagkukunang yaman ang sumusunod na henerasyon. Upang matiyak na efficient at maayos ang alokasyon ng mga pinagkukunang yaman, dapat itong sumagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Una, ano-anong mga produkto at serbisyo ang gagawin? Pangalawa, paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? At pangatlo, para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo? Gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? So, sa unang tanong ay ano-anong mga produkto at serbisyo ang gagawin? Hindi makagagawa ang lipunan ng produktong kailangan ng tao ayon sa dami at uri ng gusto ng lahat. Bahagi ito ng suliranin ng kakapusan. Ang desisyon kung anong produkto at serbisyo ang gagawin ay nakasalalay sa pangangailangan ng tao. Paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Kung paano isa sa katuparang pagbuo ng produkto at serbisyo ay nakasalalay kung anong input ang gagamitin. Marami ring mga paraan na maaaring gamitin kung paano isa sa katuparan ang produksyon. Maaaring gumamit ng teknolohiya o tradisyonal na paraan ng paggawa upang mabuo ang output. Pangatlo, para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo? Ang makikinabang sa pagbuo ng produkto o serbisyo ang nagsisilbing motibasyon sa pagpapatuloy ng produksyon. Ang makikinabang sa produkto o serbisyo ay kung sino ang nangangailangan at may kakayahang makamit ito. Maaaring nasa loob o labas ng bansa ang gagamit ng gagawing produkto at serbisyo. Panghuli, gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Kailangang malaman ang laki ng pangangailangan ng ekonomiya upang makapag-desisyon kung gaano karami ang gagawing produkto
at serbisyo. Ang potensyal na makabuo ng produkto at serbisyo ay nakabatay sa gagamiting input. Tutungo naman tayo sa sistemang pang-ekonomiya. Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang institutional na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Mithiin ang bawat sistemang pang-ekonomiya na makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano epesyente magagamit ang mga pinagkukunan ng bansa. Bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Maalala na ang sistemang pang-ekonomiya ay sumagot sa apat na pangunahing katanungan pang-ekonomiko. Una, ano-anong mga produkto at serbisyo ang gagawin? Pangalawa, papaano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Pangatlo, para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo? At panghuli, gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Alokasyon sa iba't ibang sistemang ekonomiya. Ang sumusunod ay ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa daigdig. Una, traditional na ekonomiya. Ang unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya ay ang traditional na ekonomiya. Ang kasagutan sa pangunahing katanungan pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala. Ang tanong na ano ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain at tirahan. Maging ang suliranin kung paano lilikha ng produkto ay simple lamang na tinutugunan dahil sa paraan ng produksyon ay batay sa sinaunang pamamaraan na itinuro ng matatanda sapagkat sa tradisyonal na ekonomiya, bagamat walang tiyak na batas ukol sa alokasyon, may maliwanag na pagkakaunawa ang mga tao sa paraan nito. Ang anumang produkto ng kanilang malilikha ay ipamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit. Pangalawa, market economy. Sa market economy, ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Sa ganitong sistema, ang bawat kalahok, consumer at producer ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makukuha ng malaking pakinabang. Ang mga nasa lakas paggawa ay maaari makapamili ng kanilang nais na papasukang trabaho. Ang pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay sinasagot ng pwersa ng pamilihan. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamay-ari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo at pangangasiwa ng mga gawain. Ang presyo ay pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng mga mamimili at kung gaano rin karami ang malilikhang produkto at serbisyo ng mga producer. Sa kabuuan, ang dami ng produkto na nais ibinta ng mga producer ay may katumbas na dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili. Sa madaling sabi, presyo ang nagsisilbing pambalansi sa interaksyon ng consumer at producer sa loob ng pamilihan. Samantala, ang tungkulin naman ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng proteksyon sa kapakanan ng mga pag-aaring pampribado. Kabilang ang mga batas na nangangalaga sa karapatan
ari-arian at kontrata sa pinapasukang mga pribadong individual. Command economy. Sa command economy, ang economy ay nasa ilalim ng komprehensibong control at regulasyon ng pamahalaan. Ang pag-control ay alinsunod sa isang planong nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng sentralisadong ahensya o central planning agencies. Katunayan, ang pagpapasya sa proseso ng mga gawaing pang-ekonomiya ay sentralisado o nasa kamay ng pamahalaan lamang. Tinutukoy rin ang mga gagamiting pinagkukunang yaman sa paglikha ng mga kapital. Samantala, madaling nalalaman ang distribusyon ng kita sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatakda ng pagsahod para sa iba't ibang uri ng hanap buhay. Ang kita naman sa mga lupang sakahan ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagtatakda sa halaga ng mga produktong nagmumula rito. Ang mga patakaran sa command economy ay pinatupad sa dating Soviet Union. Sa kasalukuyan, nananatiling may ganitong sistemang pang-ekonomiya ang Cuba at North Korea. We have mixed economy. Ang mixed economy ay isang sistema na kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy. Walang maituturing na isang kahulugan ang mixed economy. Ito ay kinapapalooban ng magkaugnay na katangian ng dalawang sistema tulad ng malayang pakikilahok sa mga gawaing pangkabuhayan na pinahintulutan ng pamahalaan at pagkontrol ng pamahalaan sa ilang gawaing pangkabuhayan. Ang salitang mixed economy ay naglikha upang tukuyin ang isang sistemang nabuo at may mga katangian na bunga sa pagsasanib o kombinasyon ng command at market economy. Hinahayaan dito ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit maaaring maghimasok o makialam ang pamahalaan sa mga usaping nauukol sa pangangalaga ng kalikasan, katarungang panlipunan at pagmamayari ng Estado. May pribadong pagmamayari sa mga salik ng produksyon, infrastruktura at mga organisasyon. Ang sistemang mixed economy ay nagpapahintulot din na makagawa ng mga pribadong pagpapasya ang mga kumpanya at individual. Gayunpaman, ito ay hindi nangangahulugang ganap na otonomiya para sa kanila sapagkat ang karamihan sa mga disyong ito ay ginagabayan ng pamahalaan. So dito nagtatapos ang ating leksyon sa hapon na ito. Kung mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa aking cellphone number 0905-1571-448 or you may visit our Gaitif link. Thank you and God bless.